Hey guys, ito yung aking strawberry. Update ko lang kayo sa aking strawberry. Ayan, mayroon na siyang bunga. May namumulaklak pa. At ito ang isa, ang kanyang bulaklak ay pula. Siguro mas native siguro yan. Ito siguro yung tinatawag nilang giant. At ang aking tomatoes na namumulaklak na rin. Ayan o, oh, ay bulaklak niya siya o. Oh. Ayan, sana nga mag-pollinate. Ayan, ayan, bulaklak niya. Ayan. Dalawang puno yan guys sa isang ano, sa isang container. So, recycled container lang yan guys. Ay mga gamot niya o. Oh. Hmm. At ito naman ang aking hydroponics na sweet potato. Sa tubig lang yan siya guys. Yan. Yan. Papalitan ko yung tubig niya. Ipapakita ko rin sa inyo kung paano palitan na hindi ma-disturbo ang kanyang bagin. So, ito. Yan. Kailangan talaga siya mayroon siyang gagapangan guys. Para hindi siya magalaw dito. Kailan? Yan. Kasi, kailangan naka-steady yan eh. Yan. At itong isa naman, sweet potato rin, the same kind. Pero, nasa, ano siya guys, nasa soil siya. Ayan. Tapos, kung gabi, nilalagay ko sila sa loob para hindi sila madapuan ng insekto. Yeah. Ito guys oh, wala itong ano guys, 'di ba? Sa atin usually pag may tomato sa labas, yung parang nakikita ang sinulid sa dahon, ito guys wala. Ayun. Kaya mainam talaga na ang ating halaman guys, may greenhouse. So, dahil wala akong greenhouse, nilalagay ko lang siya sa loob ng bahay. At saka malamig pa kasi kung paggabi, ayaw kong ma-frozen sila. So, itong strawberry guys, mas maganda talaga itanim siya sa ground. Sa ground siya guys, mas maganda. Pero sa ngayon, inaantay ko pa na hindi babalik yung lamig kasi yung lamig pabalik-balik eh. Saka ko ito itanim sa ground. So, sa ngayon, ilalagay ko lang muna siguro siya sa malaking paso. Yan, maliit kasing paso ngayon eh. So, ayan guys, update ko kayo kung mag-mature na yung bunga at sana ang mga tanim ko ma-survive. Thank you guys for watching. Bye-bye!